Hello! So, today magtatanim tayo ng mga saksis from Ma'am Prenerose Alone. So, RJ for a day. So, pwede hanggang a week. Mas maganda hanggang a week. Pero depende pa rin sa plans nyo kung paano kayo mag-urge right. Kung na-receive nyo naman na well, healthy, and okay, and good. So, this is my old soul mix again. Na-i-vlog ko na ito. Check nyo na lang yung sa description below yung aking dito, soil mix. Ayan. So, nag-add lang ako ng konting perlite tsaka ng aged cocoa peat. Sadly, wala na pala akong CRH. Mag-a-add sana ako ng CRH dahil alam niyo naman, favorite ko si CRH. So, our vlog today is about the eggshells as fertilizer. So, yun po yung, ayan, sa katunayan, yan nga po yung aking mga naipon na dinurog-durog. So, yan lang yung nakayanan. Nakaipon kasi ko ng eggshells, tapos ayan, dinurog-durog ko na. So, from this, nag-research po ako about sa eggshells kasi bata pa lang ako noon, nakikita ko na yung tatay ka nalalagay sa orchids, mga ganyan. Tapos yun nga daw, good nga daw sa mga plants. And then, yung ibang plants na nilalagyan namin ng egg is parang wala namang ganap. So, from that, hindi pala kasi ang ginagawa lang namin pagka biyak mo ng itlog tapos nagprito ka is itatapan mo na yung eggshells dun sa plant. So, the right way pala is to pwede nyong gamitan ng blender or durugin nyo. Crush the eggs and then ayun. Ihalo nyo sa soil mix or ibubudbud nyo. So, ganun pala dapat para ma-distribute yung mga nutrients ng eggshells. So, sa katunayan, the eggshells is sinasabi, ay eggs is sinasabi nila na miracle, ano ba yung tawag nila doon? Basta miracle food, ganun. So, kasi it can give us nutrients dun sa nails, teeth, bone joints, mga ganyan. So, marami siyang mga nutrients talaga na e-effect din, hindi lang sa halaman, kundi sa mga tao din, na kagaya natin. So, yun nga, is eggshell a good fertilizer? Yes po. Yung ating eggshell can be organic fertilizer, additive to our garden. So, marami siyang beneficial sa ating plants, high level of calcium. And also, calcium, kapag nag-transplant kayo, it can help to not stress, just putting the crush eggs to your soil mix. And pampa ano din daw siya, pampa roots din according to my jowa, o diba, agree kasi siya din, meow. Ano daw ba ginagawa ko, sabi niya. E deka ko, etong mga eggshell gagawin kong fertilizer, tas yun, nabigay naman siya ng info sa mga dinurog na eggshell. So, ayan, mix lang natin sa soil. So, from curiosity, nag-research ako about sa eggshells and nagulat din ako sa mga magagandang quality ng eggshells. Malaki yung impact niya sa mga plants and it can help to our succulent. Good din po siya sa ating mga succulent. And talaga nag-research ako kasi, yun nga, parang na-curious ako, naisip ko. Actually, nakagawa na ako ng vlog about eggshells. So, ito, emphasize lang natin mas mabuti. Emphasize natin yung kahalagahan ng eggshells sa ating mga plants, especially sa ating succulents. So, madaming properties pala itong eggshells at magugulat kayo sa ichichismis ko bukod sa chismis na nag-break na si Danielle at si Kat. O, diba? Walang forever. So, anyway. So, the next time you crack a few eggs to make breakfast or for baking, don't toss away the shells as they can be a great organic additive to your garden. So, crushed eggshells are high level of calcium being very beneficial to our plants. So, naglagay lang po ako ng mga old soil toppers dito sa aking mga namatayan ng succulent. So, yun. Tapos yung tinimpla ko na pang soil mix is yung mas rich. Ito kasi yung luma talaga, yung mga pinaglumaan na ng saksis. Tapos pinaarawan ko. And then, naghiwalay ako for the half of the soil of the pot. Yun po yung mas rich. So, para makatipid ako sa pagtimpla-timpla dahil alam nyo naman, ang pricing ng shipping fee mas mahal pa sa binili mo, diba?
So anyway, how to prepare? So madali lang naman po ang gagawin dito. So kapag nakapag-crack na kayo ng eggs, ay linisin niyo po yung mga parang egg yolk. Kasi pagka hindi niyo po nilinis yan, malansa, so maamoy po yan ng ibang mga insects or animals. So you have to cleanse it. And then patuyuin niyo po sa araw. Then pagtuyo na siya, pwede niyo na po siyang durugin. Pwede kayong gumamit ng blender. And of course, huwag yung tatanggalin yung membrane dun sa may eggshells nyo kasi yun yung pinaka-rich sa calcium or calcium carbonate. So, very easy lang naman patutuyuin nyo. So, ayan, pagka na-dry up na sila, pwede na lang i-crack. So, bahala na kayo. Pwede kayong gumamit ng blender para mas pino. So, marami talagang pwedeng gawin or paraan dito sa eggshell as good fertilizer, tas organic pa. O, diba? So, ano ba yung nagagawa ng eggshell? So, is eggshell good for our succulent? Yes, because the calcium or the eggshells na dinurog is can help to make our soil acidic. So, our succulent loves a acidic soil. So, perfect po talaga siya sa ating mga succulent. What does eggshell fertilizer contain? So, eggshells contain 95% ng calcium carbonate and various macro and micronutrients such as magnesium, potassium, iron, and phosphorus. So, ang bongga, diba? Adding calcium carbonate to your soil, making your soil acidic. So, perfect nga siya sa ating mga succulent and gymnope and astro kasi prepare nila yung acidic or slightly acidic. Also, calcium carbonate encourage roots to grow deeper and quicker. So, yun nga yung sinabi ko kanina. So, actually, may mabibilan din kayo through online ng dinurog na eggshell. And widely ginagamit na din talaga ito sa ating agriculture. So, naglalagay sila niyan pampa soil conditioner din siya. Ano pa binabasa ko? Tapos yun, regulate na yung soil acidity ng soil mo. Pero kung hindi naman mahilig or hindi naman, halimbawa yung isang plants is hindi naman pang acidic, is hindi siya pwede kasi in time na nadidecompose yung calcium doon sa may lupa mo is nire-regulate niya yung acidity ng iyong lupa. So, pwedeng compost. So, yun nga, mas madali. Ihalo na natin siya sa mixture natin. Tapos, a year lang pwede mag-add ng calcium or eggshell sa ating soil. So, how would you prepare your eggshells as fertilizer? So, madali lang naman po. You have to crush the eggshell by grinding in a food processor. So, shell naman. So, kung meron kayo yung dinidikdik is ganun na lang yung gawin nyo kung wala naman kayong food processor. Pero mas maganda kasi yung food processor talaga kasi durog. Tsaka, ayun, mas i-distribute talaga yung nutrients ng eggshells. And then, also, you can mix it to your soil mix. Kagaya po nito, nakikita nyo, nakamix na po yung mga eggshells dito sa aking soil mix. So, the other way is, pwede nyong gawing toppings, toppers, ganyan. And the other way around is yung eggshells infusion. So, paano naman po yan? So, how to make eggshells infusion? So, very easy. So, all you have to do, crush your eggs using your grinder or itong ginagawa ko po na dinidikdik ko lang. And then, you just have to put it in the boiling water and let it boil for 10 minutes. And then, let the solution cool for a day. Let this soak overnight, then strain the eggshells out the next day. So, you just have to mix it to distribute again the calcium carbonate on your water and then strain it.
And then you can water the succulent twice a month during the growing season. Bongga, homemade all natural plant fertilizer, o diba? Huwag niyong irerep yan ha, kasi yung mga houseplant natin and even succulent, prepare lang yan yung room temperature, ha? Baka mag-rep-rep kayo dyan, just guess. Ayan, okay. So, let's start. Magtanim na tayo. Ayan. So, nag-umpisa na ako kay Marble Gold and then the Cupid. So, I just mix the eggshells on my soil mix. And yung iba po, yung eggshells is ginagawang planter or pang, ano nila, propagation. So, may mga ganong ganap. Others, commercialized fertilizer, they mix the crushed eggshells on it and then put it on the plants. So, ganun yung ginagawa nung iba. I would use the cultured soil as topper since the cultured soil has a diatomaceous earth powder on it. That's why pests don't come closer on my succulent. So, that's the beauty of the cultured soil, aside from it can easily get rooted, it has a pest away property. King of pests, did you know that eggshells has pest properties? Yes. So, yung mga snails, cutworms, mga slugs na yan, kayang-kayang paalisin yan ng eggshells, o diba, bongga. So, protect our plants by spreading coarsely crushed eggshells sa ating garden. So, may ganun pala siyang property. So, how does it works naman? So, it's like commonly to diatomaceous earth powder. So, uy, amazing! Direct contact with eggshells can dehydrate the pests and it will kill them in time. O, diba? Diyan ako na-shock. Meron pala siyang pest property. So, you just have to crumble the shells up into a small pwede yun. And then, sprinkle lang dun sa ating plants. And yung lalo na kapag ano, ma-attract talaga yung mga snails or pests dun sa halaman na yun is pwede-pwede natin palang gawin yan. So, napakadali at napaka ano pa, affordable ng ating pang pest away. So, for sure ako, kapag kakain ka na ng itlog, kahit nasa school ka or nasaan ka man, nasa canteen ka, ay isa-save mo na ang iyong eggshells. Ay, isa-save ko to kasi pang pest away to. Ganon, charot. So, other reason dyan, kaya pest repellent din siya because yung mga mahihilig gumapang dyan, papunta sa ating mga succulent like snails, slugs, mga worms na yan. Dahil diba, sensitive yung mga pit ng mga pest na yan. So, kapag nagpunta sila dyan at nag-sprinkle kayo ng eggshell, syempre masakit sa kanila kaya hindi na sila pupunta doon sa eggshell. So, kapag nakaka-contact na din sila dun sa eggshell, again, parang diatomaceous powder, direct contact, syempre, madidehydrate na din sila. Double kill, besh! Nako, ayan, magandang pampain yan sa ating mga kaaway. So, I'm done repotting this. Si Hobby, tinagyan ko ng mga bato-bato kasi pang ano niya, mas maganda siyang pang tayo. Eh, ang laki kasi nitong si Happy. So, nabili ko lang yan ng 80 pesos, zays. Tapos, ang ganda nito ni Pazzy, o diba, tomento sa mabait sa lowland yan. And then, si Pinwheel na ang bongga, ang ganda. So, abangan niyo po yung closer look nila. Siyempre, kasunod po nitong vlog na ito bukas po. Ayan. So, another advantage pa pala ng eggshells will also help to aerate the soil. So, aerated soil makes it easier for our succulent roots to grow. Ganun na ganun. O, diba? Ang bongga ng mga eggshells, I'm sure isa-save mo na yung eggshells mo sa iyong mga itlog. At baka pati itlog ng kapitbahay mo. Nako, best, baka kunin mo pa, charis. Ayan, kasi yung konting itlog is konti na yung mapoproduce. Kailangan po marami. So, 1 teaspoon of eggshells contains 800 to 1,000 milligram of calcium. So, yung isang eggshell naman po, it contains 380 milligram
calcium per gram, and 1 gram could provide 50% of an adult female's daily requirement. Kaya yung iba nga, yung eggshells nila is inababad nila sa water and then iinumin nila to prevent osteoporosis. Tsaka syempre tayong mga babae, diba? Kailangan natin talaga ng calcium, pati yung ibang, pati syempre yung mga lalaki. Ayun. So that's the importance of eggshells to our plants and to our humans. And thank you so much if you enjoyed and may natutunan kayo sa aking vlog at nagustuhan nyo. Please subscribe and hit the like button. So thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Plantita saying, God bless po at laging mag-ingat! Uhoy, bukas po, closer look, don't forget. See you at 7 p.m. Closer look for tomorrow at 7 p.m. Don't forget beautiful people.